Hi mga Mars, welcome back sa ating channel. So, ito na nga, pagbibigyan natin yung isang request ng ating mga ating isang kamarse. Sabi niya, gumawa daw ako ng tutorial para sa paglalagay ng essential oil sa shampoo. So, not a problem. I'll go ahead and do that. Titingnan ko kung mahanap ko pa sa section, ay sa comment section, yung ano, tapos ipopost ko dito kung mahanap ko. So, mapopost ko siya dito, lalabas dyan. But anyway, kung hindi, I'm so sorry, pero pipilitin kong hanapin. But anyway, gagawin natin na siya. And before natin gawin, sa mga bago dyan, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please feel free to subscribe and hit mo na rin yung bell para every time na meron akong bagong video, you will be notified. And pagkatapos, mag-intro muna tayo kasi sayang naman yung intro natin. So, yun na nga mga Mars, so gagawin na natin yung sinasabi niya, ay yung nire-request niya na tutorial sa paglagay daw ng nitong essential oil dito sa ating shampoo. So, bubuksan na natin siya. Ayan, so nabuksan na natin. So, saktong-sakto kasi kakabili ko lang nitong shampoo na to. Ganun, kakunti lang naman pala laman nito sa loob. Parang nandito lang yung laman niya. Pero tapos nakalagay dito 150 ml. So, ito yung ginagamit ko. Dove Nourishing Secrets. So, nakalagay doon for every 100 ml, maglalagay ka ng 3 ml nito. So, pumili na rin ako ng syringe para, ayan, kung kinuha ko yung syringe, diba? So, bumili na ako ng syringe na may gauge lang siya ng up to 5 ml para mapabilis tayo. So, ayan siya. So, sa mga takot sa needle, if you are not into this, so you can skip this part. So, ayan. So, nilagyan ko na rin siya ng, ay kinuha ko na, ay, hindi na natin tatanggal yung needle kasi yun yung pang kukuha natin dun sa oil nitong ano na to. So, anyway, sa mga kung nagka-questions dyan, ay mga question pa rin dyan. So, again, 3 ml nitong essential oil. Ayan niya mag-focus. Ayan. So, 3 ml nito for every 100 ml ng shampoo. And then, nakalagay din doon, kapag maliligo ka, pwede mo siyang ilagay din doon sa shampoo na gagamitin mo. But the thing is, hindi ko pa siya tinatry gawin because, hindi ko alam kung ilang patak ba yung lalagay. So, kaya hindi ko siya sinusubukan. Pero siguro tatry ko din mga isang patak, kanan. So ayan, ito na, binuksan ko na siya. So may seal pa siya kasi bago pa nga to. Naitapon ko yung box, hindi ko alam po saan ko nilagay. So, natanggal ko na yung seal. So since this is 150 ml, ayan, natanggal ang... Ayan. So that is 150 ml. So kuha tayo ng... 3 ml. Ayan. So, kuha tayo. Para tayong ano, no? Nasa laboratory. Ayan. Ayaw na. Wait lang. Ayan. So, pinasingaw natin yung water. Ay, yung air. So, kung 100, kung 3, so 4.5. Wait lang. Gagawin natin yung pagiging nurse natin. Boss. Nurse. As if nag-nurse ako. Ano? Pala. Tawag doon. Pagiging BS accountancy natin. Labas natin dito. Diyos. Ayan. So, kuha tayo ng tissue. And nakalagay doon, do not put directly into your skin. Because this has a very active ingredients. I mean, directly to the scalp, not to the skin. So, kulang pa. Kasi kailangan natin ng 4.5. Kasi 150 ang ating shampoo. So, kuha pa tayo. Yeah. There you go. So, since nakuha na natin siya, 4.5, ilalagay na natin siya sa ating shampoo.
wala naman siyang pinagbago sa smell ng shampoo. Tapos shake, 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 shake. Shake, 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 shake. Shake lang natin siya. And then, amoy natin to. Amoy ginger. Yun lang yung masasabi ko sa kanya. Amoy ginger yung amoy nito. Yan. So far, sabi ko nga, 3. I mean, kasi 150, so 1.5. Yan. So, halo na natin siya. So, wala naman siyang pinagkaiba ng amoy. Same pa rin yung amoy. Ang nagbago lang is, nagkaroon siya ng color yellow hue. Ah, tama ba? Oh, tama. Hue. So, yun lang yung nangyari. So, yan. So, yun yung gagamitin ko. So, this is, ganun din yung ginagawa ko sa conditioner. So, for 100 ml, lalagyan ko siya ng 3 ml ng oil na ito. So, yun yung aking usual na ginagawa for conditioner and shampoo. Both of them are Dove. Nag-isip pa ako. Both of them are Dove. So, ang daming question. Sagutin natin yung iba. Sabi nila, nangangati daw ba yung anit ko or yung ulo ko after kung gumamit? My answer is no. It's not. Hindi siya nangangati. Except, kapag hindi ko siya naliguan ng one day. For example, today naglagay ako, tapos mamayang gabi naglagay ako, tapos hindi ako nakaligo ng gabi or hindi ko siya naanuhan. Or within the day, hindi ako nakaligo. So, kinabukasan, naglagay ulit ako ng in-sprayan ko siya ulit, twice. Sa hapon nun, pag hindi pa rin ako naligo, nangangati na siya. Yes, nangangati. Tapos nagda-dandruff siya. Kasi natutuyo yung spray sa aking ulo. Yun lang yung nangyayari. Pero kung araw-araw naman ako naliligo, hindi ko nagiging problema ang flaking sa aking ulo or hindi ko nagiging problema yung pangangate. Walang problema sa akin. And so far, maganda pa rin yung result niya sa akin. Parang feeling ko kumapal yung hair ko. Ewan ko kung psychological or whatnot, but that's what I'm feeling. Parang makapal na yung aking hair. Ano pa ba yung question? Ayun, kung pwede daw bang ilagay din siya sa conditioner? Yes, ginagawa ko po siya. Same procedure, 100 ml, 3 ml. So, yun yung kanilang ratio. Ano pa ba yung mga questions na nababasa ko na lagi nilang tinatanong? Ayun, so, ito na nga yung tutorial. So, ito na, sinagot na, ginawa na natin yung tutorial. So, anyway, yun lang. I hope this one helps you out sa tutorial natin ginawa. Magkano lang ba ang syringe? 9.50 or 9 pesos sa Mercury Drug. So, you don't have to worry. Mura na lang siya. Ayun, yung kina-question lagi nila kung pwede sa sachet, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano nyo siya ilalagay when it comes to sachet. At sinasabi dito, do not put directly on your hair because this is a very active ingredient. So, I'm not really sure what will gonna happen kapag nilagay nyo siya directly sa inyong anit or sa inyong scalp. So, do not do that. So, anyway, gagawin ko, itatry ko yung sinasabi nila sa instructions na kapag gagamitin mo na siya, ilalagay mo rin siya, papatakan mo siya ng ganun. So, hindi ko alam, siguro baka isang patak yung gagamitin ko. And then, I'll update you guys kung anong mangyari. Update ko kayo mga Marcel kung anong mangyayari sa kanya. Kung magiging maganda ba yung resulta sa akin or not. So anyway, thank you so much. And again, if you haven't subscribed on my channel, please do subscribe and hit the notification bell para every time na meron akong bagong video, you will be notified. So thank you so much. Have a great day. Bye-bye.